Tukoy na ng mga otoridad ang maumano'y mastermind sa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ito ang sinabi ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa matapos dumalo sa isang case conference sa Department of Justice kaninang umaga kasama si Justice Secretary Boyeng Remulla at National Bureau of Investigation Director Medardo De Lemos. May partikular na mga pangalan na umano na nabanggit sa kanya ang mga otoridad, hudyat na malapit nang maresolba ang kaso ng pagpaslang kay Lapid sa Las Piñas noong Oktubre 3. Sa palagay ko, nalalapit na tayo ron, ano? Sapagkat yung sa aming mga pag-uusap kanina, mukhang meron ng tinutumbok. Subalit, I'm not at liberty to say to you kung ano yung mga pangalan o kakikilanlan. Hahayaan po natin ang DOJ na tapusin yung kanilang trabaho kasama ang NBI at ang PNP. At magkakaroon yata ng announcement in the next 1, 2, or 3 days. Maybe on Saturday. We have to tie up some loose ends. We need another case, two more case conferences to be able to go through this because it's a very elaborate thing. Hindi naman ito ganun kasimple. Marami talagang angles na kailangan i-work out. And we will answer them in due time. Kung hindi namin matapos sa Sabado, then we make it Monday. Hindi rin muna sinabi ni Mabasa kung ilan ang balakasuhan ng mga otoridad. Isa sa mga lumulutang na pangalan ay kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Dati nang itinanggi ni Bantag na may kinalaman siya sa pagpatay, pero gaya ng PNP, itinuturing siya ni Mabasa bilang isa sa may 160 persons of interest sa kaso. Lalo't siya ang nagpapatakbo sa bilibid nang mapatay ang kanyang kapatid. Sa bilibid umano nang galing ang utos na ipapatay si Lapid. Hindi naman tayo magtataka sapagkat yung mga nangyari sa loob ng bilibid ay sa ilalim ng pamumuno ni Gerald Bantag. But as I said, hahayaan po natin ang otoridad na magbanggit ng mga pangalan na kinakailangan sa darating na mga araw. Burder ang kasong isasampal laban sa mga sangkot, hindi lang sa pagpatay kay Lapid, kundi pati na rin sa pagpatay sa umano'y middleman na si Crisanto June Villamor. Natagpo ang walang malay sa loob mismo ng bilibid noong Oktubre 18 si Villamor. Ilang oras matapos siyang ituro ng self-confessed gunman na si Joel Escorial na siya umanong nag-alok ng halagang 550,000 pesos para patayin si Lapid. Sa unang autopsy, walang nakitang tama ng baril o sugat ang NBI sa katawan ni Villamor. Pero base sa re-autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, namatay si Villamor dahil sinakluban umano ng plastic ang ulo. Mahalaga para kay Mabasa ang naging resulta ng independent autopsy ni Dr. Fortun. Malaking bagay yun sapagkat doon natin nakita na hindi naman talaga sa natural death yung cause ng pagkamatay ng isa sa mga middlemen. But yun nga, sinabi ni Dr. Fortun, binalutan doon ng plastic sa ulo. Malaking bagay yun in finding out kung sino pa yung mga gumawa. Sa ngayon, kontento si Mabasa sa takbo ng investigasyon. Pero pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang mga kasamahan ni Escorial na sina Israel at Edmond de Maculangan at isang nagngangalang Orly. Umaapila kami sa tatlong ito na magkipagtulungan na sila. Ang assurance naman namin na may bigay is we will i-recommend namin sila sa Witness Protection Program. Balak namang dalawin ni Remulla ang pamilya ni Lapid para masuri ang kanilang seguridad. Ayon kay Mabasa, nakakatanggap pa rin ang banta sa kanilang buhay ang kanilang mga kaanak. Pero tumanggi silang sumailalim sa Witness Protection Program dahil malilimitahan umano ang kanilang mga galaw. Sa halip, bibigyan na lang sila ng dagdag na seguridad. Bukod sa mga banta, ang isa pang hinaharap ng pamilya Mabasa ngayon ay ang mga batikos laban sa kanila. Ang kanilang apila, respetuhin ang kanilang pagdadalamhati at ang kagustuhang makamit ang hustisya para kay Percy. Mike Davalio, ABS-CBN News.